ng balita, ginugunita ngayong araw ang ikadalawampung anibersaryo ng Visconti Massacre. Ang kaugnay po niyan, mausap natin live mula sa Novaliches, Cam City, si Ginoong Lauro Visconti. Bang Lauro, good morning po. Good morning, Igan, at sa lahat ng ating nanonood na nakikinig sa iyong malaganap ng palatuntunan. Eksaktong 20 taon na po mula na maganap ang pagmasaker sa inyong pamilya. Kayo ba'y nagsisisi ba't nasa abroad kayo at hindi nyo kasama sila sa bahay, Bang Lauro? Totoo yun. Kung alam ko lang ako bakit pa ako alis ng bansa, alaman. Kaya sinisisi ko sa sarili ko, hindi ako nagkaroon pagkakataon para maipagtanggol ng mamahal ko sa bahay ng panahon ng sila ginagawa ng kalapas tangana. Mm-hmm. Bakit po kayo nasa abroad? Yung trabaho niyo po nandun? Well, unang-una kaya ako nagpunta ron para maghanap sana ng taparalan sa buong sa Amerika kung saan sana si Carmela ay gustong magmaster ng kanyang kurso na BS Psychology. Uh-huh. I went ahead and paved the way para mapagbigyan ko na may anak ko na gusto ko mabigyan ng magandang edukasyon. Mm-hmm. Kaya sa isang banda, sabi ko nga, sinisik ko ang sarili ko bakit ako nakaalis. Mm-hmm. Katungayan, merong ilang states ang napuntahan ko, nagpalipat-lipat ako, para mag-scout ng school where she's supposed to attend her master's degree. Opo, at ngayon po, paano niyo po inaalala itong inyong mag-iina? Kayo po'y nandiyan ngayon sa kanilang puntod, Mang Lauro. Siyempre, naalala ko na lang yung masasayang araw namin. Mm-hmm. Nung sila'y nabubuhay pa, na kami palaging magkasama pagka Sabado at Linggo, namamasyal sa mga party, sa movie, at sa mga bagong bukas na mall, mga restaurant. At I see tweet na Saturday and Sunday is my family day. Hindi ako tumatanggap ng invitation, na kompromiso on those days para lamang maipakita ko sa mga pamilya ko na may panahon ako sa kanila. That's how I showed my love and care for them. Opo. Kanina ho, guest namin si Hubert Webb, Mang Lauro. Bakit to, sa simula pa lang talagang siya na yung inyo pong pinaninindigan na gumawa nitong kalapastanganan na ito sa inyong mag-iina? Siya lang at wala ng iba. Maski hanggang ngayon, consistent ako. Mm-hmm. Na siyang may kagagawan. Pagkat siya lang nakita kong may motibo para gawin sa kanila yung pagkatapos na siya ay turn down ni Carmela at siguro hindi niya matanggap. Imagine, Carmela called me up sometimes in June 13, 1991. Oho. 13, June 1, 3. Uh-huh. Just to inform me na meron siyang manliligaw na kanyang binigo at sinasabi niya sa akin, ito kaya niya binigo, mayabang kung tawagin niya si Bagyo. Uh-huh. Only, she failed to inform me of the name of his tutor. No? Sabi niya, anak ng politiko at mayamang pamilya sa Paranaque. Uh-huh. Binanggit niya si Hubert? Ay, hindi. Hindi naman. Hindi niya nabanggit. Anak daw ng politiko. Oh. Sino naman nagsabi sa inyong si Hubert po yun, Mang Lauro? Well, nag-imbestiga ako sa sarili ko. Wala akong makitang lumigo sa anak ko na anak ng politiko, exactly. Oh. Okay, doon sa press ko ng DOJ NBI, may closure na ho ba itong kaso ng mag-iina ninyo? Sa tingin ninyo? Palagay ko wala pa rin. Kasi patuloy pa rin ang imbestigasyon ng ating task force, Visconti, na ikmurit ng na inatasan ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng re-investigation o reopening ng kaso. Opo. At ito nga, DILG, PNP, National Bureau of Investigation at Department of Justice. No? Okay. Doon ho ba sa press kung di ba ho kayo nagulat nung sinabi ni Secretary De Lima na base sa re-investigation, napatunay nilang wala si Jessica Alfaro sa crime scene? Ako hindi ako makapag-comment doon kasi tinitingnan ko rin kung ano ba ang basihan nila. Pagkat ako sa totoo lang, honestly, naniniwala ako sa testimony ni Alfaro. Apo. Dahil when I invited him even before the opening of the case, the filing of appropriate charges to the accused, I invited him through my request with the DOJ then.
to have a mock trial just for me to be convinced by El Paro. Opo. Pero nakita ko yung mga detalye na pala, pinakamaliit na detalye nung nalaman participation niya, so, nung nasaksiyan niya. Kung kaya't ako na-convincing siya yun, wala nang iba. Okay. Pag Lauro, maraming salamat sa pagkakataon na binigyan kami oras kahit dahil sa harapan po kayo ng puntod ang inyo pong bagiina. Thank you, Egan. And as I have told you before, kung pwede, samahan mo kami mamayang hapon sa isang simpleng misa sa bahay. Okay, tingnan po natin yung aking kubong schedule dito. Opo, kasi marami. Alam ko, gusto ko naman mabigyan kayo ng mabigyan kong pagkakataon para ipaalam ko sa inyo yung aking pasasalamat sa ginawa niyong umpisa nung kaso ko. Ang kasawa kasi handyan kayo at nakasuporta sa akin. Kaya ito, I consider all the media as part of my life already, no? Hindi ko na makakalimutan ito. At ito ay nakatatak kayong lahat sa media. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan. Kaya minsan pa, sana samahan niyo ko sa ikadalawampung taon ng pagka-diriwang ng kamatayan ng aking pamilya. No? Sa bahagi po namin, trabaho lang po yun. Panglaro, maraming salamat po. Thank you, Egan, and more power to you. Salamat po. Ginoong Lauro Visconde. Ilang residente ang sinalanta ng flash flood sa Davao City sa simbahan na Nuluyan. Nananawagan ng gamot ang evacuees lalo pat nagkakaubot si punang ilang batang inilikas. May live report si Marlon Palmahil ng GMA Davao. Marlon. Rhea, nasa pangalawang araw na ng pananatili dyan sa May Chapel sa Senior San Isidro, Labrador sa Matinapangi, Davao City ang mga evacuees. Ito ay makaraang salantay ng flash flood ang lugar noong Martes ng gabi dulot ng malakas na ulan. Nagulanta ang mga residente dahil sa biglaang tumaas ang tubig sa ilog at umagos ang baha na nakapinsala ng husto sa lungsod sa nasabing simbahan o simbahan na pilitang magsilikas ang ilang mga apektadong residente bukod pa sa ibang lugar na itinalagang evacuation area sa lungsod. Sa ngayon, nagkakasakit na ang ilang evacuees sa nasabing simbahan kung saan may mga bata na naitalang may ubo at sipon. Panawagan ng mga naapektuhang residente ang mga tulong na gamot, damit at iba pang mahahalagang pangangailangan. Mga yon dakog kanang tubig para malimpyuhan ni Deriba. Kay daghan kay glamok niya. Mga yon may pamahaw kanang dili na sa dlugaw kay wala mo mong kutukuto kanang hapdos na ba. Tambal do. Ang tambal sa ubo sipon. At yan ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Marlon Palmahil ng GMA Davao. Sa ating sports balita, laban ng Philippine Ascal sa Sri Lanka, Brave Reds sa first leg ng 2014 World Cup qualifiers na uwi po sa tabla. Kaya na may inaasahang mas kapanapanabig na po ang muling pagtutuos ng dalawa. At ito po'y sa darating na linggo dito sa Pilipinas. Narito ang report. Umpisa pa lang ng laro, lumabas ang pagiging agresibo ng Philippine Azca sa unang pagharap nila ng Sri Lanka Brave Reds. Pagpapakita na determinadong may panalong first leg ng 2014 FIFA World Cup qualifiers. Pero unang nakapuntos ang kalaban sa first half. Gayunman, hindi nagpatinag ang Azcals. Mula sa pagbounce ng free kick ni Azcals striker Chiffy Caligdong sa kamay ng goalkeeper ng Brave Reds, nakagoal si Azcals header Nate Berkey sa second half. Ang kinainat na ng una nilang pagtutuos, tabla sa score na 1-1. Masaya naman kahit paano sa resulta ng laro ang coach ng Azcals. We were also lucky, honestly, in the last minutes that we didn't concede another goal. So, maybe we had a slight dominance, but overall, I'm not unhappy with the result. It gives us all the chances to proceed in Manila on Sunday. Pero sa pagtatapos ng laban, isang masamang balita ang dala ng koponan. Muling na-injure si Azcals striker Phil Young Husband matapos muling malakit ang kanyang kanang hamstring. Matatanda ang nauna itong na-injure noong Marso sa laban ng Azcals kontra Mongolia Blue Wolves. Dahil dito, posibleng hindi siya makalaro sa second leg ng laban sa Rizal Memorial Stadium sa darating na linggo. Mamayang gabi, inaasahan ang dating ng Team Azcals dito sa Pilipinas. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.